Kasama ng aking may bahay na si Ate Digna, nais naming batiin kayo mga kapatid namin sa Antipolo United Methodist Church ng isang mapagpalang araw. Salamat sa technology na kahit wala kami dyan sa inyo, ay maaari kaming makapaglingkod sa pamagitan ng video message na ito. Ngayong araw na ito ay nais kong dalhin sa inyo ang paksang very relevant sa atin. Ito ay ang paksang From Crisis to Where Christ Is. At ang nais kong gamitin nating batayan ay ang Marcos 4:35-41. Marcos 4:35-41. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka!" Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha, sinabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ito nga kasaysayang ito ay nangyari sa Sea of Galilee. Actually, ang Sea of Galilee ay hindi naman sea, hindi ito dagat, kundi ito ay isang lawa. May lalim itong mahigit sa 150 feet at ang shore nito'y more than 600 feet below sea level. Hanggang ngayon, madalas na bigla na lamang nagkakaroon ng malakas na uno sa Sea of Galilee dahil sa tinatawag nilang storm surge. Base sa kasaysayang ito, nais kong pag-usapan natin ang dalawang sitwasyon, a life in crisis and a life in Christ. Unahin natin ang sitwasyon ng crisis. Ang crisis situation ay kinakarakterize ng chaos. At ito po ang nais kong gamiting acronym sa ating pagdi-describe ng life in crisis, ang acronym na CHAOS, C-H-A-O-S. Letter C stands for criticism. Kapag mayroong crisis, ay tumataas ang kritisismo. Sabi ng mga apostol, ang tanong nila, "Guro, hindi nyo ba alintana lulubog na tayo?" Actually, hindi naman tanong yon. That was a strong statement of criticism. Sa panahon ng krisis, doon lumalabas ang mga sama ng loob, hinanakit, bintangan at sisihan. Kaya sa panahon ng krisis, hindi lamang ang mga ari-arian ang nawawasak, maging ang relasyon ng mga tao sa isa't isa ay nawawasak. Kapag dumarating sa atin ang unos ng buhay, marami tayong sinisisi at pinag-aalinlangan. Madalas pinagbubunto na natin ang sisi ang Diyos. Kapag tayo'y naging biktima ng krisis, nakatulad ng COVID-19, ang una nating tanong sa Diyos ay bakit ako? Bakit hindi ang iba? Pagkatapos ay bakit ganito? Bakit hindi ganon? At sa huli, bakit ngayon pa kung kailan ako naglilingkod? Ang susunod na letra ay letter H and it stands for helplessness. Bagamat mga bihasang mangingisda, sa puntong yon ay walang nagawa ang mga alagad. Hindi kaya ng kanilang powers ang mga alon na ayon sa mga Bible scholars ay umaabot ng 20 feet. They felt so helpless, so hopeless, and so powerless.
Yes, friends, there are limits to what we can do. There are limits to our resources. At siguro, iyan ang nararanasan natin ngayon. Limitado ang mga resources natin. At alam natin na limitado rin ang resources ng gobyerno. Ang susunod na letter ay letter A. It stands for anxiety. Natakot ang mga alagad ng gayon na lamang, kaya't ginising nila si Jesus. Guro, hindi ba ninyo alintana na lulubog na tayo? Ang pinakamabigat daw na laban natin ngayon ay hindi naman talagang yung COVID-19, kundi yung ating takot. Kinakailangang ma-conquer natin ang ating takot. Mayroong tatlong mahalagang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng anxiety o ng fear. Kung bakit tayo pinanghihibabawa ng takot. Ang una, natatakot tayo kapag hindi na nating kontrolado ang mga bagay-bagay. Dito sa kasaysayang pinagbubulay-bulay natin, hindi na kontrolado ng mga alagad ang bangka. Tinatangay na ito ng hangin at napupuno ng tubig. When we lose control of things, anxiety sets in. At iyan ang karanasan ngayon ng Pilipinas at ng buong mundo. Lalo-lalo na po yung first world. Hindi sila sanay na hindi nila kontrolado ang mga bagay-bagay. Hindi natin ngayon kontrolado ang mga bagay-bagay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, kaya tayo'y napapangibabawa ng takot. Ikalawang dahilan, bakit dumarating sa atin ang takot o ang anxiety, natatakot tayo kapag nangibabaw sa atin yung tinatawag na scarcity mentality sa halip na abundant mentality. Sa isip natin ay kapos ang mga available resources, kaya't maaari tayong maubusan, maaari tayong magutom. Kaya sa mga panahon ng krisis na katulad nito, ay nagkakaroon ng tinatawag na panic buying. Dahilan nga doon sa pagkatakot, bunga ng scarcity mentality. Ang ikatlong dahilan, natatakot tayo kapag naisip natin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Natakot ang mga alagad sapagkat sa kanilang isip, sa kanilang pagkakita ay natutulog si Jesus at tila hindi alintana ang kanilang paglubog. Mga kapatid, ang tanging paraan upang maalis ang iyong takot sa panahon ng krisis is to believe without doubt that God is in control. Oo, hindi natin kontrolado ang mga bagay, but God is in total control of everything. Sabihin mo sa katabi mo, pagamat baka meron kayong social o physical distancing, sabihin mo, huwag kang matakot, God loves you. Ang ikalawang ang susunod na letra sa chaos ay yung letter O, obstacles. Ang malaking alon ay naging malaking obstacles sa paglalakbay ng mga alagad. Inisip nila na dahil doon sa napakalaking alon na ito'y wala silang kalaban-laban. Sa panahon ng krisis, ang tendency natin ay makita ang krisis na isang dambuhala at tayo'y isang unano. For us not to lose courage during a situation of crisis, we must remember that our God is bigger than our fear, that our God is bigger than our obstacles. Ang susunod na letra, letter S, it stands for sudden change. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng malakas na unos. Hindi sila nakahanda, kaya't yon ay naging isang crisis situation. Katulad din natin ngayon. Sino ba ang nakaisip na ganito katindi ang COVID-19? Kahit tayo, kahit saang bansa,
ay hindi nakahanda sa ganitong matinding krisis. Friends, sa sitwasyon ng krisis ay mayroong chaos na inilalarawan ng criticism, helplessness, anxiety, obstacles, and sudden change. Ang tanging makapaghahatid sa atin mula sa krisis tungo kay Kristo ay ang ating pananampalataya, our faith. Kaya't sa ganitong mga pagkakataon ng krisis, ang dapat na hinihiling natin sa Panginoon ay katulad nung hiniling ng mga alagad noon, increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Because our faith in Christ will deliver us from chaos to peace, from crisis to where Christ is. Ang krisis ay inilalarawan ng chaos. Sa kabilang dako, ang pagiging na kay Kristo ay inilalarawan ng peace. At nais kong gamitin natin ngayon ang acronym na PEACE upang ilarawan ang isang buhay na na kay Kristo. Ang letter P, it stands for positivism. Positive ideas invite positive force. Sabi nga ni Robert Schuller, positive idea is the greatest force in the world. Kapag positibo ang pagtanaw mo sa buhay, hindi ka mawawala ng pag-asa. Ang taong laging may pag-asa ay hindi sumusuko. Ang positivism ay bunga ng pananampalataya kay Jesus at pagtitiwala sa sarili. Inisip ng mga alagad na lulubog na ang barko at sila'y mamamatay na lahat. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, doon sa verse 40, wala pa ba kayong pananampalataya? Kung tayo'y may pananampalataya sa Panginoon at tiwala sa ating sarili, kahit na bundok ay mauutusan natin. Masasabi natin ang sinabi ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Remember, all things. Nothing is impossible to those who believe. Ang susunod na letra, letter E, it stands for energy. Kapag tayo'y na kay Kristo, mga kapatid, lagi tayong may energy. Energy means force or power in activity. Kapag na kay Kristo tayo, mayroon tayong lakas na tumatagal. Kumbaga sa battery, lagi tayong fully charged. Hindi tayo nalolobat, hindi tayo lulugulugo at lelembot-lembot. Kahit tumagal pa ang community quarantine, hindi pa rin tayo ganap na manghihina. Sa science ay may tinatawag na energy transformation. Halimbawa, yung engine o yung makina ng sasakyan, it converts the chemical energy of the gas into mechanical energy that makes the car move. Kapag tayo'y na kay Kristo, yung ating spiritual energy dito sa loob ay natatransform into force or power. Sa Greek, ang power is dunamis, kung saan hinango ang salitang dynamite. O mga kapatid, kapag tayo'y na kay Kristo, para tayong may lakas ng dinamita. Ang susunod na letter, A, it stands for O. Or to make it more specific, reverential O. Ang reverential O ay ang lubos na pagkamangha sa kapangyarihan ng Diyos bilang ating mandilikha at tagapagligtas. At ito ang nagtutulak sa atin upang siya'y sambahin at paglingkuran bilang Diyos. Yung unang pagkatakot ng mga alagad ay pagkatakot sa kamatayan, fear of death, which is the greatest fear of men. At higit kailan paman ngayon mga kapatid sa panahon ng COVID-19 pandemic, lalong tumaas
ang pagkatakot ng tao sa kamatayan. Ngunit yung pong ikalawa nilang pagkatakot na nakita natin dito sa kasaysayang pinagbubulay-bulay natin ay pagkatakot hindi sa kamatayan, kundi pagkatakot sa Diyos, fear of God, which is the beginning of wisdom. Sabi sa verse 41, sinidlan sila ng matinding takot. Ang pagkatakot sa kamatayan ay humahantong sa kabiguan, ngunit ang pagkatakot sa Diyos ay humahantong sa buhay at karunungan. Ang sabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang susunod na letter ay letter C. It stands for calmness. Ang tunay na calmness ay hindi nangyayari sa gitna ng katahimikan, kundi sa gitna ng kaguluhan at ng panganib. Inilarawan ito ni Jesus na kalmadong natutulog habang binabayo ng hangin ang bangkang kanilang sinasakyan. Pakinggan ninyo ang contrast doon sa verses 37 and 38. Ang sabi roon, dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, na may sa may hulihan ng bangka at natutulog. That was calmness. That was complete calmness and peace. You know, friends, calmness or peace is not the absence of crisis. It is the awareness of the presence of God. Nang pinahinto ni Jesus ang unos at hangin, ganito ang sabi sa Mark 4:39, and there was a great calm. Mga kapatid, sa tinig ni Jesus, maging ang nag-aalimpuyong unos ay tumatahimik. Sa pamagitan ng makapangyarihang salita ni Jesus, mararanasan natin ang kapayapaan, mararanasan natin ang calmness, mararanasan natin ang peace sa kabila ng matinding krisis na tulad ng COVID-19. Ang susunod na letra, letter E, it stands for enthusiasm. Ang enthusiasm o ang pagkakaroon ng intense feeling or zeal ay umaakay sa atin na maging excited sa buhay. Kapag mayroon tayong enthusiasm, mayroon tayong excitement, at kapag mayroon tayong excitement, may kulay at buhay ang buhay. There is color and life in life. Ganito ang tanong na maalagad dun sa verse 41. Sino nga ito at sinusunod maging ng hangin at dagat? Doon sa verse 28, ganito ang tanong ng mga alagad, Guro, di ba ninyo alintana lulubog na tayo? Alam nyo, ang sabi ko kanina, hindi yung tanong, that was a strong statement of criticism. At ito pong verse 41, hindi rin ito tanong. It was a declaration of enthusiasm, of excitement towards the future. Ang pagkakaiba daw ng mga kabataan at sa mga may edad, sa mga matatanda, ay ito. Yun daw mga matatanda, laging excited na tumanaw sa kahapon. Kahit ang kanila pong expression ay noong panahon namin. Pero yung mga bata, mga kabataan, laging excited towards the future. At lagi nilang pinag-uusapan kung ano ang kanilang gagawing gimmick. Mga kapatid, ako po'y naniniwala. I strongly believe na pagkatapos nitong COVID-19 pandemic, maraming magandang mangyayari. Magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating lifestyle and priorities. Lalo tayong magiging malapit sa Diyos at sa isa't isa. Despite all of these things, I'm looking forward to the future with excitement. Through faith in Christ, we will be delivered from a condition of crisis which is characterized by chaos, where there are criticism, helplessness,
anxiety, obstacles, and sudden change into the presence of Christ, characterized by peace, where there are positivism, energy, awe, calmness, and enthusiasm. From chaos to peace, from crisis to where Christ is. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat na dahil sa pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak, kung kami man ay dumaranas ngayon ng matinding krisis sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, dadalhin niya kami sa buhay na may kapayapaan, may pag-asa, at pagtatagumpay. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. At kami po ay nagtitiwala na sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyong anak na si Jesus, kami magtatagumpay sa aming pakikibaka sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.